Umarangkada na ang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits sa Vientiane Lao People's Democratic Republic, kung saan lumahok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mahalaga ang pagpupulong na ito para sa Pilipinas para isulong ang iba't ibang interes gaya ng pagtataguyod sa kapayapaan at seguridad. Bukod dito, inaasahan namang magiging susi ang summit para kumalap ng mga nais mamuhunan sa bansa. Yan ang ulat ni Glazel Pardilial live. Glazel? Maan, inumpisahan na ang 44th at 45th ASEAN Summit and related summits dito sa Vientiane Lao People's Democratic Republic. Sinundan ito ng ilang mahalagang pagpupulong. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagsunod sa international law sa harap ito ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Formal nang sinimula ng ika-44 at ika-45 ASEAN Summit and related summits. Nilahukan ito ng 10 ASEAN member state countries kasama ang Timor-Leste bilang observer. Present sa opening ceremony si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at iba pang ASEAN leaders. Sinundan ito ng plenary at retreat session. Binigyan diin ang pagpapaigting ng connectivity at resilience. Nagpalitan ng pananaw sa mga regional at international issues. Tinalakay ni Pangulong Marcos ang pagsunod sa international law sa harap ito ng panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Alinsunod sa UN Convention on the Law of the Sea at International Law, may soberanyang Pilipinas sa West Philippine Sea. I didn't specify the details, but it is just the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. Isinagawa rin ngayong araw ang Inter-Parliamentary Assembly, pagpupulong kasamang Business Advisory Council, ASEAN Youth at Business Investment Summit. Mahalagang partisipasyon ni Pangulong Marcos sa mga pagpupulong para isulong ang interes ng Pilipinas. Tulad ng pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad, pagpapalakas sa ating ekonomiya at pagpapabuti ng kapakanan ng bawat Pilipino, pagtugon sa banta ng climate change, natural at man-made disaster, transnational crime at economic downturns. My participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Target ng Pilipinas na kumalap ng mga mamumuhunan sa bansa, kaya binigyan diin ang posisyon ng bansa bilang most dynamic at best performing economy sa Asia. I will meet potential investors, business people, and encourage them to explore the many promising economic opportunities that we have for them in the Philippines. Kagabi, sinagawang bilateral meeting ng Pilipinas at Vietnam kung saan pinagtibay ang strategic partnership ng dalawang bansa. Kapwa sumang-ayon si Pangulong Marcos at punong ministro ng Vietnam na si Phan Minh Chinh na ipagpatuloy ang mga kasunduang nagbunga ng magandang resulta sa parehong bansa. Tulad ng kooperasyon sa rice trade, agrikultura at pagpigil sa mga insidente sa South China Sea. 3 bilateral meeting pa sa pagitan ng Canada, New Zealand at Japan ang isasagawa sa mga susunod na araw. Maan, 82 outcome documents ang inaasahang matatapos mula sa mga pagpupulong sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits, kabilang nga dyan yung pagpapaunlad sa ASEAN Outlook sa Indo-Pacific region. Ganun din ang pagpapalakas sa biosafety at biosecurity at ang kooperasyon para labanan ang droga. Yan muna ang latest mula rito sa Lao PDR. Balik sa'yo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Glazel Pardilia.